Kilala sa alias na Captain Barbell ang kalaweteng Pinoy na tagapili Camarines Sur. At sa pagpupugay ng kanyang mga kababayan sa bandang Visayas ay isang malaking laban ang inorganisa sa loob ng kanyang baluarte noong January 18, 2020. Doon mga bay ay isang Indonesian fighter ang humamon sa ating kababayan para paglabanan ang bakanting belt ng WBF International Fly Title. Ang batang Pinoy mga bay ay si Michael Mendoza at sa labang ito ay bit-bit niya ang kartadang 10 wins with 3 knockouts na may isang talo at dalawang tabla. Habang ang mandirigma ng Indonesia ay si Stefanus Nanabao na may hindi kagandahang kartada. Hindi na pinaabot ni Mendoza ng 2 minuto ang labang ito mga bay at sa isang uppercut sa bodega ay tumiklop agad ang kalaban. Ang ganda ng counter luhod! At dahil sa kasagsagan ng pandemya ang mga panahong ito, ay halos magdadalawang taon din bago namigyan muli ng laban ang ating pambato. Noong October 23, 2021, ay dumayo sa South Korea si Michael Mendoza para hamunin ang kasalukuyang kampiyon ng WBO Oriental Fly Title. Dito mga bay ay isang veterano at malakalabaw sa kunat ang kanyang makakalaban na siya ring alaga mismo ng promoter ng labang ito. Ang kampiyon nga na ito mga bay ay si Olim John Nasarov na may kartadang 25 wins with 15 knockouts at may 5 talo. Ito'y isang Uzbekistan fighter na alaga ng Khaki Buffalo Boxing Promotions. Sa umpisa ng laban ay tinrabaho agad ni Mendoza ang veteranong kalaban. Sulit nga ang depensa nito at hindi basta-basta mapasok ng suntok ni kabayan. Labing 2 taon ang agwat sa edad ng batang Pinoy mula sa kalaban. Pero kalabaw lang ang tumatanda at sa pagpapalitan ng suntok ay hindi ito papahuli.
만들어. 박재관 선수가 빨리 집어주는데요. 예, 손이 많이 뻗지 않고 있습니다. 가죠. 예. 주먹을 좀 내주네. 7라운드 1분 얻어주고 있는 챔피언 나손 나손 나자로 쓰여 예 다리 쭉 공격합니다. 따라가지 않았습니다. 오고가는 도전자 마이크 메노사 7라운드 종이네. 예 왼손 크게 휘돌아 줬던 나자로프 생각하지 않습니까? 예 운동을 해서 조금 아쉽습니다. 운동을 오래 하다 보니까 진짜 경기거든요. 아 다르죠. 그때 지금 나자로프가 팬 입장에서는 그런 스타일은 재미가 없는 스타일입니다. 자 리드타면서 들어가보려 했었던 나자로프인데요. 반격을 준비하고 마이클 메도사 오투 메도사고요. 맨 피해냅니다. 조금씩 초간의 나자로프 수비를 쓴다. 이번에도 경기하고 있는 쭉 찔러주는 장면까지 더 답답합니다. 지금도 그런 상황으로 스위치 말투도 카운터를 나자로프가 손을 뻗어주고 있습니다. 공격을 할 때는 공격만 해줘야 되거든요. 예, 예. 이 선수는 공격을 하면 왼손을 흔들었다. 지금 나자로프 선수는 멘트 선수 점점 더 뜨거워지고 있다. 안에 되진 않는데 나자로프 달려듭니다. 자 10라운드 이제 얼마 남지 안쪽 들어가자. 나자로프의 그런 상황은 습관을 해도 방어를 한다. 이런 2개 라운드에 우리 같은 다른 훈련 칠 때는 지금 뭐 스키에 큰 위험이거든요. 딱 보일 때에는 스코어를 똑바로 쳐줘요. 한 번씩 죽어봤습니다. 나자로프 선수가 뭘까? 예. 어떤 거라고 지금 아직 풀어가고 있습니다. 네. 이번에도 나자로프의 견고한 가드를 좋았어요. 예. 주고받고 있습니다. 자 다시 제게 되자마자 왼손 이렇게 방어랑 칼이 해서 내려온 상태에서 치는거든요. sobrang kunat talaga ng kalaban mga bay at umabot pa nga ang labang ito sa final round. 끝까지 파이팅. 지금 사실 네, 크게 뻗어봐도 나자로프입니다. 자, 손 던지면서 마이트. 자, 살짝 엉켰는데 왼손 깨끗이 휘둘러주면 마이트 스트레이치 먼저 나옵니다. 나자로프 오면서 나자로프 챔피언의 얼굴에 흙집을 한번 다시 한번 왼손 칸 주먹이 나오기 전에 돌아버려가지고 자 이렇게 뜨거웠던 경기는 natapos din ang mahigit sa 30 minutong suntukan ng dalawang mandirigma. Hindi na nga natin binigyan ng istorya ang karamihan ng rounds dahil sa walang humpay na pag-uupakan ng dalawa. At punta na nga tayo sa scoring ng laban mga bay, sapagkat ibang laban ata ang napanood ng mga horado. Alright ladies and gentlemen, let's now get into the official results. After 12 rounds of boxing, we go to the scorecards and here are the totals. All three judges have scored about 115 to 113, declaring your winner by way of unanimous decision. 만장을 칩니다. And still WBO Oriental Flyweight Champion from Uzbekistan, Alam John! Daghang salamat mga bay, mabuhay tayong lahat.